Baka pwede mo naman ang pahiramin. Tama nga ang chismis. Maliit na halaga ng utang sa'yo, pakiramdam mo, may kapangyarihan ka na! Si nanay kasi may sakit. Pwede sanang pautangin mo. Oh, promise mo nga, babayaran mo to next week. Promise, hindi kasi sirain yung tiwala mo. Eh, hindi siguro nare-receive ni Rona yung mga text ko. Usapan namin ngayon siya magbabayad. Panigurado, marami sa atin ang nakaka-relate sa usapin ng utang. Bakit nga ba ang oras ng singilan ay madalas nauwi sa awayan? Ngayong hapon, balikan po natin ang dalawang kwentong wish tukol sa usapin ng mga utang na hindi binayaran. Ah, mga Mars! Naku, ang dami-dami kong kaldero ngayon! Oo! Matibay talaga lahat ng kaldero ko. Pwede sa kuryente, sa gas, pwede rin sa napakasosyal na induction. Kahit anong ilaga nyo dito. Baka, baboy, manok, itlog, kahit ano. Kayang-kaya, tsaka tatagal to. O, 300 lang. Okay, yours na. Ayun, may nagpapashoutout. Rian, guess whom city, hello. Gusto mo to? O, pakita mo sa nanay mo. Ayun, ito. Yours na to. Shirley, yours. Okay, bye. Napakaliit na ng presyo. Christy, Lauren, ano? Di ba kayo kukuha? Gusto nga sana namin eh. Aso, alam mo naman, crisis ngayon eh. Pero kung papautangin mo kami, eh syempre kukuha kami. Baka pwedeng ilista mo muna, Mare. Mare naman. Eh, ito nga problema ko eh. Kailangan kasi talaga yung puhunan ko na babalik agad. Eh baka naman pwedeng hulugulugan namin. Oh, hindi naman kasi kami tatakbo. Ito kami, kumare mo kami, oh. Hindi kami tatakbuhan. Hulugulugan lang namin. Hulugan na, promise? Oo naman. Nina, alam kong mabait ka at kumare mo sila. Pero ang negosyo ay negosyo at ang utang ay utang. Sige. Nak, bukas samahan mo nga ako. Samahan mo ako maningil, ha? Sige po, Nak. Mare, Nina. Ako na. Marina. Oy, Mare, pasok. Pwede ba kita makausap? Oo, sige, Rika. Mare, mapuputulan ako ng kuryente bukas. Walang-wala na ako. Wala na rin ako malapitan. Baka pwede mo naman ako pahiramin. 1.5 lang naman. Ibabalik ko agad sa katapusan. Ikaw naman, tayo-tayo lang nagtutulungan, di ba? Naalala mo yung inaanak ko na nagkasakit? Nagpahiram ako sa'yo, di ba? Teka, sandali lang, ha? Mare. Basta sa katapusan, ha? Oo naman. Boss, sampungam. Dahil mong kita. Swerte lang, sir. Oo, parang gusto ko rin nga swertihin ngayon. Kwanta ba ito? Sir, ba, nagmamadali ba kayo? Oo, aking sakuli ko. Ngunit, bigyan mo na. Oh. Boss, pinagirap ako yan. Pasensya na kayo, ha? Dahil sa pagpupumulik ko lumabas na isang araw, ito tuloy nangyari sa akin. Sige, Sarah, huwag mo nang isipin yun. Ang importante, yun lang yung nangyari sa'yo, di ba? Paano kung tinuluyan ka ng timonyong yun? Okay lang yun. Kaya nga, eh. Nakuha pa niya yung puhunan natin. Pati yung kakarampot na ipon, napunta pa tuloy dito sa pagpapagamot sa akin. Eh, huwag mo nang isipin nun. Kasi pera lang yun. Yung pera, pwede nating kitain ulit. Pwede nating pagtrabahuan.
iba. Magpagaling ka. At saka alam mo, meron akong mga sisingiling utang. Diba? Eh, dapat magbayad sila kasi tayo naman na nangangailangan ngayon. Huwag mo na mag-isip, ha? Salamat. Maring Nins, pasensya ka na talaga. Kung meron lang, ibibigay ko naman sa'yo ngayon mismo, eh. Christy, alam mo naman, di ba, kung ano yung nangyari kay Cesar? Alam ko, Mari. Kaya nga hiyang-hiya nga ako sa'yo, eh. Kasi alam mo ba, nagkasakit pa ako nung nakaraan. Tapos yung asawa ko, delay din yung sweldo. Pasensya ka na talaga. Ibibigay ko naman din, eh. Maring Ethel! Katapusan na. Diba sabi mo sa akin, katapusan ka magbabayad? Naku, Nina. Late ka naman dumating. May pamahiin kasi ako. Bawal maglabas ng pera paggabi. Kaya bumalik ka na lang pag may araw na. Mari, iaabot mo lang naman yung pera. Malas nga yun, Mari. Eh, di ba ayaw natin ng malas? Kaya bumalik ka na lang, basta. Social ka na talaga, Ma'am Ethel. Big time, ha? Nakakapagpaliban ka na ngayon. Siyempre, beauty pa din tayo. Nagpadala kasi si Mister, kaya ayan, naggastusan ng sarili, di ba? Hoy, Ethel! Ganda ng buhok mo, ah! Mukhang ginastusan. Ay, hindi. Ganyan na talaga yung pagminsan. Nagigising na lang ako. Maayos na. Kahit nakita ka ng anak ko na nagpapariban? Ano yun? Nagmamanman na kayo ngayon? Nagtitiktik na kayo ngayon? Ha? Wow, ha? Tama nga ang chismis. Maliit na halaga ng utang sa'yo, pakiramdam mo, may kapangyarihan ka na! Ha? Pakibaba naman yung pago sa lupa. Ang yabang mo eh! Ang laki ng pinagbago niyan. Dumami lang kita. Akala mo, sindera na. Akala mo kung sino ka? Hampas lupa ka din naman? Oo, hampas lupa. Pero hindi gaya niyo, nangungutang para panluho. Kumukin kaya natin to. Ah, gano'n na? Mas gumanda. Hoy! Hoy! Sige! Hoy! Hoy! Tama na! Wait lang, babalik ako. Ito na nga. Ayan, may nakaisip ng paraan. Ano na naman? Picture natin. Ayan. Makakaganti din tayo. Hello mga suki at mga mare, I'm back! At ngayon, hindi kaldero ang una kong papakita sa inyo. Takore! Takoreng sing-ingay ko minsan. Hindi, pag mainit ito, magandang tunog nito. At kita nyo naman, napakasosyal sa halagang 300! Meron na ba magmamain dyan? Nakunin mo ko, ano sinasabing ko masyado maano? Nagpapamain daw po kayo kung kanikanino. Malandi daw po kayo, ma? May pinosiyetad ko sa'yo. Marami na nagko-comment ng mga kapitbahay. Yagtatawa na nila pamilya natin. O, bakit? Mga hayop na yun talaga. Mga malisyoso, mga chismo. Naku, nakakainis. Hindi ko palalagpasin ito. Ay, naku. Ay! Ethel! Demonyo ka? Wait!
masama ng ugali mo. Ayaw mo na nga magbayad ng utang. Gagawin mo pa ako ng chismis. Dapat lang sa'yo yun. Ipinahiya mo kami. Papahiyain ka rin namin. Magkasalaan tayo! Oo, alam namin lahat ng baho mo. Ilalabas namin isa-isa. Hoy! Wala akong bahong tinatago! Hindi ba mag-invento kami ng baho? Problema ba yun? At ano? Sumusobra ka na! Ano? Yung mga hindi nagbabayad ng utang! Para matulungan si Nina sa kung paano masisingil ang mga nangutang sa kanya, inilapit namin siya sa isang law expert para malaman ang kanyang mga karapatan. Kapag nagkakaroon ng ganitong usapan, ano, mas mahalaga din na malaman mo kung magkano muna. Kasi meron tayong tinatawag na small claims court. Pinapadali ng korte yung pagsisingil ng isang utang. Ang kagandahan nito, di mo kailangan ng abogado. Kailangan mo lang mag-fill out ng form doon, maghihintay ka lang ng tawag ng korte para magharap kayo doon ngayon at magpakita kung paano nyo pwedeng gawa ng paraan yung pagbabayad ng utang. Dahil sa mga kumaring ayaw magbayad, ang negosyo ni Nina ay tuluyan ng nasira. Pero sa susunod nating kwento, si Bambi na nagpahiram ng pera ay nabaon din sa utang niya sa iba pagkatapos siyang takbuhan ng BFF niyang abusada. Sweldo mo. Pirma ka muna dyan. Okay na po. Nga pala, sandali. Mag-uulo ko ba sa paluwagan? Baka hindi na muna po, Ma'am Edna. Marami pa kasi akong babayaran eh. Eh, kailan? Hindi ko pa po. Sige na. Chupi, doon na. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Wala to. Ha? Wala to. Nako, kilala na kita. Magsabi ka na. Ano nangyari? Eh, si nanay kasi may sakit. Eh, kulang tong sahod ko para pambili sa reseta ng doktor. Ha, bakit? Anong sakit ni Nina? Ayun. May tama sa baga. Nakaratay nga siya eh. Baka pwede sanang pautangin mo ko. Ha? Eh, ako kasi dalawang buwan na akong hindi nakakabayad ng kuryente. Baka maputulan na kami. May pera rin naman ako inaasahan next week, kaya makakabayad ako agad. Sure yun. Importante mabili mo ng gamot si Nina. Pero promise mo nga, babayaran mo to next week. Kasi pambayad ko rin to eh. Salamat ah. Promise, hindi kasi sirain yung tiwala mo. Sige. Nak, ano ba nangyayari sa'yo? Mabilis pa yung ikot mo kaysa dito sa washing machine ko. Eh, nay, naghahanap kasi ako ng signal eh. Eh, hindi siguro nare-receive ni Rona yung mga text ko. Ang usapan namin ngayon siya magbabayad. Nako, sigurado ako nababasa yan ni Rona. Baka wala lang balak magbayad yun sa'yo. Pero, ano yung narinig ko? Sino yung ayaw magbayad? Pag ganyan kasi nagpapantig talaga yung tinga ko. Alam mo ba yun? Pero, saan nga pa rin bayad niya sa renta natin? Ano kasi, Aling Vilma, yung pera na ibibigay ko. Wait. Bago ka maglita niya, ha? Problema mo. Hindi ko problema. So, bayad. Ito po, yung bawas nyo na lang sa renta. Ito? Sundaan. Ito rin, ho. Didaktag mo. Ano ito? Paluwagan? O basta, babalikan ko yung kulang, ha? Ito nga pala, disconnection notice. Bayaran nyo agad yan, ha? Tag-100? Oo, sige ho. Nay, bunso, pasensya na. Ayos lang. Madami naman akong tanggap na labada galing kay Mrs. Yu. Okay lang din sa akin yun, ate. Sa'yo din naman galing yun. Naipon ko sa mga baon ko. Nahihiya ho ako sa inyo eh. Ako ho yung may trabaho, pero kayong dalawa yung naglabas ng pera.
Ba't ikaw pa yung nahihiya? Diba dapat ang mahiya yung hindi marunong tumupad sa usapan? Hindi naman ho ako siguro tatakbuhan ni Ron, nanay. Ivan. Ate, nasaan na ba kayo ni nanay? Nandito na yung magpuputol ng kuryente. May online exam pa ako ngayon. Sabihin mo, huwag muna magputol. Magbabayad naman ako eh. Sabihin mo, hintayin na lang ka mo ako. Nandito naman na ako na Ron eh. Sige na, sige na. Kuya, saglit lang daw po. Sino yan? Sino yan? Pare, si Nerito at saka si Bambi. Eh, hinahanap lang namin si Rona. Pare! Sandali, Mare! Sandali lang. Sabihan mo na kami, ha? Pag pwede nang pumasok. Okay lang. Mare, sandali lang. Sandali lang, Mare. Sandali. Nina, ang pwede na po ba? Oo. Tuloy kayo. Mare, tuloy kayo pala, na. Mare, Mary. Bambi. Naku, pasensya na kayo. Kanina pa wala si Rona eh. Dumiskarte ng pambili ng gamot. Mare. Ito kasing si Rona, ang tagal na ng utang dito kay Bambi. Hindi pa nagbabayad. Nandun nga ngayon yung magpuputol ng kuryente sa bahay namin. Diba? Ang gipit eh. Ninang, kamusta ho po ba kayo? Oo nga. Kamusta ka ba, Mare? Eto. Parang lagi sumasakit yung tagiliran ko eh. Ano yata, meron daw ako sakit sa... bato. Bato ho? Oo. Pero sabi ni Rona, sa baga raw ho yung tangan. Yun, naka. Sa baga rin ako. Sa bato, sa baga. Marami kong sakit. Lahat masakit. Oh, eto 6,000 yan ha. Pagwelta niyan sa akin, 8,500. May pirma. Aling Malu, bakit sobrang taas ng unang interes niyo? Pwede naman, hindi mangutang. Oh, hindi ko naman kayo pinipilit eh, no? Hindi na po. Okay na po. Payag na po ako. Pirma. Okay. Parang mas marunong pa kayo sa nagpa-utak sa inyo, no? Sige, bayaran ha. Nang hindi magpatong-patong ang interes, nagkakaintindihan tayo sa kondisyonin at sa lahat. Sige na. Asan? Ano na yun? Ay, naku, ito na. Ang ganda ng kulay. Ganda, diba? Bagay na bagay ito sa'yo na. Tingnan mo. Naku, sexy! Bambi? Rona, ano nangyari? Ano yan? Eto, Bambi, galing lang to sa abroad sa pinsan ni nanay. Oo. Rona, hindi ka na nakakabayad ng utang, ah. Hindi ka na rin sumasagot sa text sa tawag ko. Hindi ka na rin pumapasok ng grocery. Tapos ano yan? Mga bago. Wow, mga bago? Pinamili mo? Huwag na kong ganito, Rona. Nakakasama ka naman ng loob eh. Kami yung naiipit oh. Doon sa upa na tinitiran namin, Rona. Naputulan na rin kami ng kuryente. Alam mo ba, napilitan din ako na mangutang kay Aling Malu. Kahit sobrang taas ng interes, Rona. Baka mo niyan. Rona, ako yung nababaon dito. Dahil hindi ka sumusunod sa pangako mo sa akin. Ano? Bambi, magbabayad naman ako. Eto nga, nakakapunta ka dito sa tirahan namin nang walang pasabi. Hindi naman kita tatakasan. Bambi, nak. Ako na humihingi ng pasensya sa'yo. Ito ba, nak? Itong mga to? Itong package na padala sa akin na, ibibenta ko lahat to para makabawas sa utang namin sa'yo. Ay,
Ano pa pwedeng ano? Ito, nakikita ko na agad itong washing machine, kunin yan. Pumasok ka dun sa loob, tingnan mo kung meron TV, oven, toaster, lahat ng makikita mo, karaoke. Aling Malu, ano kung ibig sabihin nito? Abay, hahatakin ko lahat ng gamit ninyo kasi hindi kayo manunong magbayad ng utang. Eh kasi yung pera na inaasahan ko, hindi pa tumadating. Ha-ha! Ah, ikaw, ano sasabihin mo? Malu, eh ginagamit ko to sa hanap buhay ko. Wala akong pakialam. Kasi nung ako'y nagpautang sa inyo, aba, ang bilis ng labas ng pera ko. Oo naman kayo sa mga kasunduan, tapos hindi kayo marunong magbayad ng utang. Oh, dali na yan. Sige na. Malu, nakikiusap ako. Eh, mawawala kami ng pangkabuhayan. Paano ka namin babayaran? Itong washing machine na to? Na. Hindi, ang ganda ng kamay mo, te. Magkusot ka. Nay! Malu! Aling Malu, wala namang ganyanan. Sabi nga, diba? Huwag mo sa tigil ko niya! Subukan mong saktan yung kapatid ko! Magkakabaranggaya tayong dalawa! Bambi, ano to? Bakit mo ko pinabaranggay? Sorry, Rona. Eh, baka ito lang yung tanging paraan para magkaayos tayo eh. Problema natin. Hindi kita pinihilit na pautangin mo ako. Pero tinanggap ko yung tulong mo. Akala ko bukod sa kalooban mo yung mga tulong mo sa akin. Hindi ako masamang tao, Rona. Ang sa akin lang, nangako ka, pinanghawakan ko yun, pinagkatiwalaan kita, kaya tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Bambi, alam ko, gipit ka sa buhay at breadwinner ka pa man din, no? Bakit ka nagpautang ng pera? Nagtiwala po ako sa kanya. Kasi naawa din po ako na kasi naranasan ko po yung nawalan. Kaya alam ko po yung pakiramdam. Ang hirap po kasing humindi eh. Ang punto de vista dyan, yung utang na loob. Minsan nga nahihiya ka pang maningil eh. Filipino yon. Ayaw nating masasaktan yung ating mga yung kapwa natin. Lalo na kung close na kaibigan mo or kamag-anak mo. Gusto nating ma-please yung mga tao. Kasi alam natin, may balik ito eh. At para malaman kung ano ang mga karapatan ni Bambi at paano masisingil ang nangutang sa kanya, inilapit namin siya sa isang law expert. Para sa mga taong nangungutang at hindi nagbabayad, kung mapapatunayan na mayroong panloloko from the very start, wala namang intensyon magbayad, pwede ring magsampa ng criminal case. Pwede siyang makulong for estafa or swindling. Sa ating mga Pilipino, normal ang konsepto ng utang bilang paraan ng pagtulong. Pero sana'y huwag gawing normal ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang na hindi binayaran ay katumbas ng tiwalang hindi mapapalitan. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish ko lang.